kaibigan, napansin ko itong isang drama ko ay ika-ika. Yan o, tinataas niya yung kanyang isang paa. So, nung unang tinignan ko, akala ko meron siyang tinig dito sa paa niya. Yun pala, nakita ko na yung paa niya ay, yun o, may singsing pala na plastic, kaya baon na siya. O, yun o, kaya pala siya ika-ika. Yun o. So, dahil siguro sa may balahibo sila sa paa, nung nabili ko kasi ganito, nung nabili ko, di ko alam na meron singsing doon sa paa niya. Kaya, eto, tsaka ko lang napansin na meron pala siyang singsing na plastic. Yun o. Baon na siya doon, no? Oh, wala na, nandun na sa loob. Yeah. Kaya, tanggalin natin. Naku po, wala na. Baon na siya, oh. Oh, duduko na siguro, tsak to, pagkatanggal natin, ewan ko. Kaya, tanggalin, oh, nasasaktan na siya. Alam ko, paano na natin tatanggalin to. Sakit naman siguro na to. Don't know. Kikita ba? Dito. Yun. Na dito. Dito mo. O yun o, dumudugo na o. Hindi ko kasi napansin. Kasi, yun o. O. Meron, usually naglalagay kasi nung, oh, yung sakit. Yun o, dumudugo na. Oh, so kinakailangan, papagaling mo na yan. Yun. So, kagabi, kaya ako tinignan uli yan, akala ko wala. Sabi kasi niya, Beverly, wala na, pero meron pala. Tingnan natin yung iba kung meron din silang dito, usually sa kanan. Ito yung tinanggal ko kagabi. Yun o. So, para sa mga baguhan na nag-aalaga ng Brahma na katulad ko, ay kinakailangang tignan natin yung mga paa nila, lalong-lalo na kapag ika-ika natin tingnan nila na ilakad yung paa. Yun pala ay meron silang singsing na bumaon na sa kanilang mga paa. Yun o, dalawang drama na yan. O, nandito. Nandito, eto na naman yung pinagtanggalan. Yun o. O. So, kawawa talaga kasi akala ko hindi ko alam kung bakit sila ika-ika noon. Yun pala ang dahilan. Merong nakalagay na singsing, yung cable tie. Tingnan natin kung itong meron pa wala. Wala. Yan o, kasi malinis yung paa niya. Yan, wala. Yan. Yan. Usually kasi nilalagyan nila para alam kung bakit nila nilalagyan ng cable tie para siguro ma-identify nila yung magkakalahi na mga drama. Ito yung drama ko ng mga bago. Yan o, wala. So yun yung kinakailangan nating tignan kung iika-ika na yung Brahma natin kasi minsan kapag ka nakabili tayo ng ganitong kalalaki na pag hindi natin talaga pinansin, hindi natin mahalata na meron silang singsing na cable tie. Kaya yun yung dahilan kung bakit napabayaan yung singsing
at bumaon, nagkabaon-baon na talaga dun sa ano, nagkabaon-baon na dito sa panyo. Yan oh, yan. So, sobrang masakit na yan. Oh, namaga na. Oy, ba't mo tinutok ka sarili mo? So, may isa akong natanggal na ganito doon. Nilagay ko doon kasi yung kasamahan niya, tinutuka-tuka niya. You know, parang wala na. Oh, baka sakaling, ano, nagaling na to. So, ilalagay natin. So, black blueish splash Brahma. Lagay natin dito. Ayan, magpagaling ka na. Maliksigan na kasi wala nang masakit sa paa mo. Ayan, so mamaya pupurgahin ko sila dito sa loob na to. Ito mga dito dito na. Ayan, ito yung mga bago kong yung brown doon ay Brahma X Pumpington. So wala naman silang mga ano singsing na cable kay sa paa. Ayan. Ito na. So, ayan. Yun yung ano, kinakailangan pala nating tignan. Lalo-lalo na kapag medyo malaki na yung tissue na nabili natin at covered na ng feather yung kanilang mga paa. Ay, pag hindi natin alam na nilagyan ng singsing, hindi natin namamalayan. Umabaw na habang lumalaki na yung paa ng Brahma natin, umabaw na doon yung cable tie o yung plastic. Akala natin wala kasi covered na yun ng kaliskis niya. Bumaon na doon sa paa niya. Nalagyan na ng kaliskis niya, di kaya yung laman. So bumaon na. So ang palatandaan ko na lang na mayroong bumaon doon ay mayroon yung ano, yung nut niya, yung ano, lock niya. Kaya tinanggal ko na. So, yun. Sa mga nag-aalaga bagong nag-aalaga ng Brahma na katulad ko. So, yun pala yung kinakailangan natin tignan. Pagkanakuhan na natin yung mga sisig na Brahma natin, tanggalin na natin yung cable tie na inilalagay. So, sa ganun ay hindi natin makaligtaan o di kaya hindi natin makabayaan na magiging masikip na yun at yun yung magiging cost ng pagpapilay ng mga. Maraming salamat sa mga nakapagsubscribe sa aking channel at kung hindi pa kayo nakapagsubscribe, subscribe na po sa aking channel upang sa naman ay updated kayo sa bago kong mga videos. So tingnan natin yung mga manok natin. Yan. Yan o, yun yung malaking tandang ko. Yun. Ito yung mga manok ko. Yan o, nandiyan na sila o. Yan. Nandiyan na sila yung mga manok ko. Dito o. Meron ding dalawang Brahma. Ayan. Ayan. So, yun na yung tinitignan ko ngayon. Wala ngayon kapag ka, nakabili ako ng bagong sisiu na Brahma, ay kinakailangan talagang tignan natin yung paa. Ayan, ewan ko kung meron. Ayan, ito. Bird fly mouth trap. Yan, hindi naman maliksin naman. Tsaka light Brahma. Dito. Ayan. Kuntun pa lang sila sa kanilang ano. Ayan.
Eto, bale, mga splash brama to. 3, 6, 7. Yung isa, pipilay-pilay. Ang suspect ko, meron siyang cable tie sa paa, pero wala naman. Ewan ko, siguro sa laki niya, pero hindi naman siya gaano kalaki yan. So titignan ko kung meron siyang cable tie din na bumaon sa paa niya. Wala naman. Kurang lang siguro sa exercise rin yung paa. Ayan, tumayo ko siya. So, ito yung mga express drama ko. Ayan, malalaki na sila. 7. So, yun. Tinitingnan ko yung mga drama ko. Ba't kaya sila umiika-ika? Hindi nila mailapag yung paa nila sa pinapakain ko sa mga manok ko dito sa labas. Yung palay. Yan ang yan. Anihan ngayon, kaya maraming palay. So, yun yun, oh. Pagkain nila. Ay, palay. Buti na lang yung aso ko, hindi niya pinapakialaman yung mga manok ko. Yan, ganyan sila kalami. And so, January lang ako nag-start mag-alaga ng mga manok. Sumama lang ako sa kaibigan ko na mamasyal sa manukan ng nag-aalaga ng brama dito sa amin, yung mga heritage chicken. So, nagka-interes ako kasi nakita ko yung mga alaga niyang mga brama na malalaki, magagandang tignan. At iba't ibang uri ng brama, tapos mga heritage chicken. So, una, bumili muna ako ng 6. Sunod, bumili uli ako ng 10. Bumili ako ng 5. At ngayon, May na. January, February, March, April. So, magpo-4 months na itong mga manok kong nauna. At ganito na sila karami. So, dati, wala naman akong kaalam-alam sa pag-aalaga ng mga manok. Nagtatanong-tanong lang ako. At, yun, bigyan lang naman natin sila ng, no? Magandang kulungan, inumin, pagkain. Tapos, kinakailangang pakiramdaman natin kung maayos yung kanilang kalagayan para kung makita natin na meron silang karamdaman, bigyan natin sila ng gamot at mga vitamins para sila ay lumaki na maayos. So, yun. Ito na. Yung mga manok ko after 4 months. Marami pa rin nakakulong doon na may sisiw ko ng mga brama at karagdagan. So,
dami-dami na rin itong mga alaga ko. Ayan. Ayan, o. Ayan. So, kapag gusto nyong mag-alaga, dali lang naman mag-alaga. So, ang kinakailangan lang sa pag-aalaga ng manok ay kinakailangan may interest ka talaga sa pag-aalaga ng mga manok. At may time ka na magpakain, magbigay ng kanilang inumin, maghugas ng kanilang inuman. At kinakailangan bigyan mo sila ng magandang kulungan, magandang lugar kung saan sila ilalagay. At kinakailangan bigyan natin ng sapat na pagkain. So maraming salamat sa panonood. God bless everyone. At kung gaano kalaki yung pagnanais natin na makamit ang isang bagay, yun ganun din kalaki yung possibility na makamit natin ang minimithi natin. Okay, so kinakailangan lang palaging mataas yung motivation natin sa pagkuha ng mga gusto nating ma-achieve para mas mataas din yung chance na ma-attain natin yung bagay na yun. Maraming salamat. Ito ang yung kaibigan, si Teacher Richard Paminta mula dito sa Santa Ana, Cagayan Valley. God bless everyone. Ingat po kayo lagi.